Okay guys, mabilisan lang to para hindi maaksa yung minuto nyo. Tuturo ko sa inyo paano magparenew na lisensya na yung mga dadalhin nyo na importante at para hindi na kayo ma-hassle pagdating doon. Okay. So una, magdala kayo ng ballpen. Importante yun. Suot kayo ng face mask. Okay. Pangatlo, mag-CDA exam na kayo dito sa bahay nyo o kaya kung nasaan kayo, sa cellphone nyo o sa laptop nyo. Okay. Yung kayo mag-exam, tuturo ko sa inyo mamaya sa portal ng LTO yon. Pangalawa, medical sa LTO, doon yung nagagawin yan. Okay, kung saan LTO kayo pupunta. Pangatlo, yung luma yung lisensya, dali nyo or license nyo. Okay, una punta tayo sa browser. Ito tayo, sa loob na tayo, LTO. Search nila LTO sa browser nyo, kahit anong browser yan, Android o cellphone o laptop gamit nyo, LTO. Sa pangalawa, click nila yung LTMS online portal. Okay, punta kayo dyan. So, pagkatapos nito, mag-register kayo pag hindi pa ay nakakapag-register. Okay, login kung meron na kayo. So, register tayo, kunwari, kasi meron na akong account dito. So, hindi kasi pwedeng ulitin ulit kapag may pasok mo na yung driver license dito. Okay, register. Yung sample na lang, kung hanggang saan lang tayo abutin. Register. So, check nyo lang itong agreement sa baba. Accept nyo lang yan, okay? Accept, yes nyo lang. Tapos itong security code, pasok nyo lang to. Okay? Kung nagkamali kayo, may refresh naman yan. Pag di nyo mabasa, BCH65. Okay, next nyo lang. Tapos na, pag nakapasok na po kayo, enroll as an individual. Pagkatapos po nito, choices nyo po to. Kapag po ni-yes nyo po ito, automatic na po yung ibang details ang magpapasok nito ay itong LTO. Okay? Pag ni-no nyo po ito, kayo po mag-manual magpapasok ng mga iba pang detalye katulad ng nationality, height, saka weight. Parang ganun po. Okay po, sa akin ni-yes ko po ito. Pag ni-yes ko po ito, at ilalagay nyo lang po yung driver's license, license number, expiry date po, nandyan po yung sa harap ng lisensya nyo, yung serial number nasa likod po. Okay po, yung sa may right side. Makikita nyo naman po yung serial number. Tapos nyo po, next nyo po yan, may mga pipilapan pa po kayo doon, yung mga blanco po, pilapan nyo lang. Pagkatapos nyan, bibigyan kayo ng maglagay ng password nyo daw, kung anong password lalagay nyo. Pagkatapos po, nung paglagay nyo ng password, napupuntahin kayo sa email na nilagay nyo. May lalagay din po kayo email dito. Dapat ilalagay yung email yung valid po. Kasi, okay, punta kayo sa email nyo, tapos makikita nyo sa inbox nyo, may darating po doon. Within 15 seconds, may darating pong email. Sa akin po kasi, yan medyo matagal na, na ako nakapag-register, search ko na lang dito. Papakita ko sa inyo itsura. Search ko lang LTO. Tapos, search ko. Kaya po, dalawa lang po. Yung pinakauna po, 2021 pa po, nakaregister. Ayan po, may link po na makikita kayo. Ayan po yung link. Click nyo lang po yung link na yan. Okay, dito. Hindi lang katulad yung sa inyo. Kasi pag click nyo yung link, meron po nakalagay dyan na number. Client number nyo po yun. Okay po. Pipicture nyo po yun. Okay. Para at least na hindi nyo makakabisado. Either naman, pwede nyo gamitin ng email nyo pag sign in. Ito na po yung gagamitin nyo pag sign in. Tapos yung password na nilagay nyo. Okay po. So, papasok po tayo sa loob. Wait po. Hindi ko na po papakita yung pagpasok po kasi siyempre, private. Okay po. Ngayon po nasa loob na po tayo. Okay. So, una nyo gagawin muna ay check nyo kung may violation kayo. Kasi kapag may violation kayo, nababayaran pa yata kayong extra dun. Pag wala naman, okay na yun. So, 10 years yun. Hindi ko lang alam kung may wala kayong demerits o unsettled history, wala naman, di ba? Zero. So, wala na kayong babayaran pa o kaya automatic sa 10 years, kaya pasok. So, pagkatapos niya na, check nyo na yun. Importante muna, bago kayo mag-exam, para hindi nyo makalimutan. Kasi siyempre, pag pumasa kayo, kala nyo tapos na. So, importante po ito. Tapusin nyo po itong profile nyo po. Click nyo po itong profile. Pag-click nyo po dyan, karamihan, may mga karamihan dyan blanco po. Lahat yung sagutan nyo po. Okay po. Lahat po yan. Kung ano po yung mga mayroon kayo, sagutan nyo po. Okay.
Lahat po yan, sabutan nyo po hanggang sa baba. Kasi dyan nyo po babaguhin kung anong kailangan baguhin, okay? Kasi yun na papasok sa bagong license mo. At pagkatapos po nyan, balik kayo dun sa pinaka-main. O kaya kayo di na bumalik sa main, click nyo lang po itong toga sa taas, pangalawa na icon. O, yung toga po, ito po. Okay, pag-click nyo dyan, punta kayo dito sa CDE Online Validation XCAM. Okay? Pag gusto nyo mag-review yung pangalawa, click nyo. So, amin, dinaretso na lang kami sa XCAM kaagad na. Siyempre, ilang years na rin naman nag-drive. So, ayan, medyo pasang-awa, medyo pa 72%, di naman pasang-awa. Kasi po, ang pasa, 50% naman po. Okay, 13. At mga 13 po kayo, out of 25. So, nag-exam na, kunwari, nag-exam na po kayo niyan, i-click nyo lang kunwari, mag-exam kayo, start exam. Okay. Hindi ko alam kung may time limit po yan, pero minsan po, pag matagal na po, may lumalabas po segundo, kailangan tapusin nyo na yata after 100 seconds, parang ganun. So, after nyo mag-exam, makakatanggap kayo nito, na pass kayo, makakita nyo kung 72% kayo, ilang percent yung pasado nyo. May lalilitaw doon na print, pwede nyo siyang print o save sa ano, pag pinilik nyo yung print na yun, automatic save yun sa cellphone nyo o sa laptop nyo o anong gamit nyo, PC. Katapos mo nyan, punta kayo sa mga, save nyo po sa USB nyo o sa cellphone nyo, dali nyo sa computer shop o ano, sa nagpiprint, paprint nyo po yun. Kailangan nyo magdala ng print nyo, nakaprint na po ah, dali nyo po, importante po yun ha. Ay bago kayo pumunta sa LTO, dala nyo na yung printed na certificate nyo po yun, na pasado po kayo. Okay, ngayon naman, bago kayo pumunta ng LTO, sasabihin ko na sa inyo kung magkano dadalhin yung pera. Okay, para hindi kayo kulangin. So, una, syempre, paprint mo, 10 piso. Tapos, pang medical mo, 450. Pero pag wala ka po pong blood type, doon ka magpapaano ng blood type, 550. Depende pa rin po yan sa kung anong clinic ng inaano po ng LTO. Iba rin po minsan kasi ang presyo, napansin ko. Tapos sa LTO po, ang babayaran nyo lang po para sa renewal ay 585. Okay? Yung pong madadalhin yung pera. Yung total nyo, ito po. So matotol lahat, ito po yung total, 1,045 po lahat ang binayaran ko. Opo. Depende po yan sa inyo. Kung may violation kayo, mas mataas dyan. Tapos po kapag depende rin po sa clinic na pinag-anuhan nyo po. So, tara po sa LTO para pakita ko po sa inyo ano yung mga nakuha natin dun. Okay? So, ito na po. Nakapagpa-print na tayo. Ito na po yung papel natin. Ayan po. Ayan, muntik nang malukot. So, ngayon, diretso na tayo sa medical naman po. So, nandito na po tayo sa medical. Waiting lang po tayo. Nag-break lang saglit. So, nagbayad muna tayo ng 450 pesos lang po. Okay po. Okay po, tapos na medical. Hinihintay na lang po natin yung certificate. Okay po. Okay, ayan po ulit. Makikita nyo, 450 pesos ang medical fee. Sa left side nyo, makikita yung may step to na blood type process. Pag wala pong blood type nakalagay sa dati nyo lisensya, pwede kayo magpa-blood type. Pero plus 100 po yon. Bali, 550 pesos po pag ganun. So, yun mga kasyak, nakuha na natin yung medical certificate saka yung resibo. So, proceed na tayo sa evaluation. Okay, bago pala pumunta ng evaluator, may bibigay sa inyo yung security guard o sino man yung naka-assign doon, yung para mga pipilapan nyo pa. Okay, tapusin nyo lang pilapan yan, tapos diretso na kayo sa evaluator, ipipila lang kayo. So, ayun mga kasyak, no, nakapila na tayo sa evaluator, no, waiting na lang tayo. Okay, pagkatapos pa sa evaluator, wait naman tayo sa cashier, tatawagin ng ating pangalan para magbayad ng 585. Okay, after sa cashier, dito naman tayo nakapila sa biometrics, saka sa picture at releasing ng bago mong lisensya. Okay, so ito na yung last step guys, tapos next na natin makukuha na yung lisensya. So yun guys, 2032 na expiration natin. 10 years yung nakuha natin license, nakuha na natin. So may pahabol lang ako, dun pala doon sa picture, pwede nyo pong papalitan yan. Tatanungin kayo ni ate kung gusto nyo yung palitan o yung existing nyo, yung dating nasa lisensya nyo.
Okay? So yun guys, salamat rin sa pananood. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At kung may katanungan kayo, dyan lang sa comment section, tanong nyo, sasagutin ko kagad. Babasahin ko lahat ng mga comment nyo. Okay? Baka nagugulan po kayo, tanong nyo lang, sagutin ko yan. Okay, pabol lang guys. May recibo rin yan. Ha? Ito yung resibo niya. Okay? Sa driver license card. Yung resibo niya. May resibong kasama yun. So guys, tatry natin ngayon ibayad sa Jollibee yung ano natin, yung lisensya natin. Ha? So may validity ngayon. 10 years na yun eh. Baka may discount tayo. Ito yung tsura ng mga nakakuha na ng lisensya. Oh. Ganyan kami kasaya.